So, ito po, quick update lang bago po natin pag-usapan yung issue kay Vice Ganda. So, meron na pong YouTube channel, yung pong TVJ. Okay? So, nagsimula po sila Facebook, nasa 600,000 followers na yon. So, ngayon po, meron na rin sa YouTube. Okay, TVJ din po yung kanilang ginamit. At kung hahanapin nyo, at TVJ Official. So, pinost na po nila dyan yung ilang videos nila ng live coming from their Facebook page. At mukhang dyan din po nila ipopost yung mga ilang episodes po nila in the future. So, follow po natin TVJ Official sa YouTube. Kanina ang nag-live naman ay si Raisa May. So, ngayon po ay Monday. Ibig sabihin, this is it. Itong week na po magsisimula ang Eat Bulaga sa July 1. Okay? So, sa Sabado. So, manood po tayo doon. Okay? So, pag-usapan po natin itong kay Vice Ganda. Okay? Kasi the whole month ay nagpaparinig na itong si Vice. At syempre, lalo na nung nagkaroon na ng announcement na GTV sila, tila ba humihirit o nagpaparinig itong si Vice Ganda laban sa TB5. Siguro masama talaga loob nila na sila ay nausog nung pumasok yung Eat Bulaga. Talaga nakakasama talaga ng loob. Diba? Kung iisipin mo, naiintindihan ko naman. Itong si Vice Ganda, I want to say lang na I'm a big fan. Talagang malaking fan ako ni Vice Ganda. And lahat naman ng mga kaibigan ko, nakakilala siya, puro magaganda sinasabi about kay Vice. Kaso itong aking sasabihin ay tungkol lamang dito sa kanyang ginagawang pagpaparinig. Okay? Para sa akin kasi, wala siyang karapatan na hiritan ang TB5 dahil pinili nito ang TVJ kesa sa It's Showtime. Okay? Real talk tayo. Una, kung ako naman si Manny Pangilinan, 'di ba? Si It's Showtime ay black timer sa TB5. Okay? Itong Tito Vic and Joey, sila ay magiging mga kapatid talaga. Okay? Mga station artist talaga ang mangyayari sa kanila. Co-prod pa. So, kung ako papapiliin, mas matimbang syempre yung co-prod kasi mas malaki yung potential na pwedeng ilaki ng station ko dahil sa mga artist na to. O kasi bukod sa TVJ na show na Eat Bulaga, ay magkakaroon pa ng Wow Mali, School Bukol. Kumbaga, sa kanila iikot yung aking buong istasyon. Kumpara dito sa block time ng It's Showtime na, di ba, wala namang ibang show si Vice Ganda sa TB5. Di ba, na nag-iere na show ng TB5, lahat puro black time. So, talagang from a business sense, mas okay talaga yung TVJ na deal para sa kay MVP. Okay? So, yun yung sa business side na yun. Ito kasi yan, di ba? Wala namang responsibilidad si MVP kay Vice Ganda. Wala naman. Kumbaga, yung kanilang transaksyon, yung kanilang yung pagba-block time, buti nga binuksan ng TB5 yung kanyang pintuan para sa It's Showtime para magkaroon ng maayos na istasyon. 'Di ba? Hindi naman he didn't need to, pero he still chose to give airtime para sa It's Showtime, 'di ba? Napanood ko sila Christy Fermin, hinihirita na si Vice Ganda. Sabi niya, kayo na lang nga tong nakikipayong. Diba? Kayo pa yung may karapatan na kung ano-ano sabihin. Nasabi din nila Christy na itong si Vice kumakahirit sa TB5 dati, kumakahirit sa GMA7 dati, o tapos ngayon, o sila ngayon ang makikisiksik doon sa mga channel na yon. Si Christy yon, si Christy ang nagsabi nun na. O pero yun yung pinaka-point niya, na buti nga pinayagan ng TB5 na mag-block time yung show kasi wala silang sariling stasyon. 'Di ba? Nawala yung ABS-CBN, 'di ba? Ang available lang mahihina na channel. Eh buti yung TB5 kinupkup sila at binigyan sila ng magandang estasyon
kahit papaano for the last kung gaano katagal yung kanilang arrangement ng Black Time. 'Di ba? So bakit ka magpaparinig? Bakit ka magsasabi ng mga kung ano-ano sa TV5? Maging grateful na lang na for the duration of the contract ay kinupkup sila ng TV5. Hindi yung nagkasundo sa bagong arrangement, o di magpaalam na lang ng maayos, well, hindi na kailangan yung magparinigan o hihirit pa o ano pa. Alam ko nakakasama talaga ng loob, pero di ba, station nila yan eh. Kumbaga, nakikipayong lang eh doon sa station nila. So, di ba? So, yun lang naman. And, alam ko talaga maraming kapamilya, medyo masama ang loob. Pero yun nga, tinan mo naman, sa GTV, di ba? At least, yung GTV naman, I think mas malakas yata ang signal ng GTV kaysa dito sa TV5 sa ngayon, di ba? So, it might be an advantage din naman for its showtime. Yun nga lang, yung sa pride nila. Kasi, di ba, dati kalaban nila yung GMA7. No? Ngayon, kailangan naman nilang makibagay sa GMA7. Baka doon yun eh. Baka doon sila medyo naiinis din eh. Diba? Na inaaway namin dati sila Suset Doctolero. Yung mga fans to, hindi si Vice Ganda. Yung mga fans, inaaway si Suset Doctolero, inaaway si ganito, inaaway yung si GMA7. O tapos ngayon, sila ngayon yung kukupupupin ng GMA7. Diba? So, yun yung punto doon. Sa akin, intindihin na lang. And, kumbaga, it's a big business decision para sa TV5 eh. Magandang decision din eh. Kumbaga, ikakaangat ng buong istasyon. Kasi si Vice Ganda is an ABS-CBN talent. Ang mangyayari dito sa TVJ, sila yung TV5 talent. Okay? At sila yung magbubuhat dun sa buong istasyon. They will identify as a kapatid. Si Vice Ganda, kapamilya yan eh. Diba? So kung ako man yung istasyon, paprioritize ko yung magiging kapatid. 'Di ba? Hindi yung Black Time na kapamilya. Na anytime pwede din tayong iwanan. 'Di ba? At least ito sa istasyon ko talaga. So nakikita ko yung mga attack pages ng ABS-CBN katulad nung Bylon ngayon, inaatake na si MVP. Eh pasalamat nga, kinupkup sila ni MVP. 'Di ba? Yun lang yun eh. Nandun pa yung Batang Quiapo, nandun pa yung asaawain yung si MVP. Yung mga shows ng ABS-CBN sa prime time, nandun pa, tapos aawain nyo. Diba? So, wag naman ganun. Wag naman, diba? Hindi lahat kaaway. Diba? Magpasalamat na lang, kinupkup ng for how many, ano, during the duration of the contract. And, who knows in the future, magkatrabaho uli. Diba? Tapos ngayon, don't burn your bridges. Kasi baka kailanganin mo sila in the future, kainin mo lahat yung mga sinabi mo. Para to sa mga attack pages, hindi yun para kay Vice Ganda, para to sa mga attack pages ng ABS-CBN, tsaka yung mga ibang fans. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. So, we are ilang days na lang. Limang tulog na lang. 8 Bulaga na sa July 1. Bye-bye, guys.